Alright mga boss, night ride tayo ngayon. Biyahe tayo, so ang dadaanan natin is Katipunan. So yun, isa sa nakakakabang highway. Kasi tutulin din ang doon. Ang tutulin din ng mga sasakyan doon. What we do here is go back, 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 back. So nakakapanibago mga boss kasi bihira na tayo makabiyahe ng gabi. Eto, parang first timer ulit tayo babiyahe ng gabi. Okay. Ride safe. Ride safe sa atin mga boss. So ang biyahe pala natin is magsusundo tayo kay misis. Kasi mahirap na yung sakayan ngayon doon. Tapos may dala pang paninda si misis. So dala natin yung yung DIY bahay natin mga boss. Pero di ko muna sinuot. Nandito lang sa lapag. Sa lapag muna. Medyo madumi na din yung motor natin mga boss. Nakakatamad naman maghugas ng motor ngayon. Kasi tuwing hapon umuulan. Sayang yung pampakintab. So medyo nakakakaba na mga boss bumiyahe ng gabi. Hindi na ako sanay. Medyo matagal-tagal itong waiting natin dito sa stoplight mga boss. Oh, muntikan na yun. So yan ang dapat nating sinusunod talaga. Stoplight. So yun no. So nakakaan social media mga boss sa Facebook. Bali naging trending yun. Stoplight. Nasa unahan yung yung police. Wala pang helmet. Wala nang helmet. Nagbeating the headlight pa. So yung nasa likuran, so kuwang-kuwa siya doon sa sa cam nung nasa likuran. Pati yung mga motor. So ginawa nung nakakuha ng video. Doon pala sa pagtawid ng stoplight, may mga enforcer. May mga enforcer. So pinuntahan ngayon nung nagbi-video yung pinunta nung nagbe-video yung mga enforcer. Tinanong niya ngayon, bakit di nyo hinuli yun? Beating the headlight yun eh. Tapos wala pang helmet. So yun, sumagot naman yung enforcer. Eh sabi kasi police daw. Tapos parang kakabaro nila. Masama nila. So sinabihan sila nung nakakuha ng cam na ganun ba yun? Pag hindi nyo ulihin? Diba?
So sila yung nagpapatupad ng batas. Sila rin yung sumusuway. Sila rin yung sumusuway sa batas. Gago! So anong magiging credibility ngayon nung matitinong enforcer? Kasi nadadamay sila dahil sa ganun. Diba? So siguro sabihin na natin may exemption. Pero yung mali is mali. At number one, sila yung ano, sila yung nagpapatupad ng batas. Dapat sila rin yung unang susunod dun. Diba, napaka unfair. Kaya kawawa yung mga riders natin, yung ibang motorista. Yun lang yung kinakayan-kayanan. Diba? Katulad nung pumasok na sports car sa bus lane ng EDSA ngayon. Diba, nakakatawa mga boss. Langiya talaga. Mapapamura ka na lang talaga. Bakit ka mo? Sports car. Mayaman. Nag-violate. Na isa sa pinaka mahigpit na pinapatupad sa EDSA ngayon is bawal pumasok dun. So, yun, kitang-kita naman sa dashcam ay sa CCTV dun sa EDSA. Yung mga isang lugar na sa Buendia ba o ano na nahuli yun. Eto malupit mga boss. 150 lang ang fine. Ang tanong, paano kung ano? Kung simpleng mamamayan lang yon. Kung simpleng nagmumotor lang yon. Magkano kaya ang magiging fine doon? Ano kaya ikakarga nilang ano doon? Kaso, di ba? Baka ipakulong pa eh. Biro mo naka ano, sports car, 150 pesos ang fine. Grabe. Tapos ang katwiran, kesyo na ilista na daw kasi yung violation. Hindi na pwedeng baguhin. Gago! Ang daming ano, ang daming mga video sa social media na pag nagpapaliwanag lang yung riders, sasabihin na may kaso na, meron ng violation na nilagay sa ticket. Gagawin, dadagdagan pa yon, lalagyan ng arrogant. So ibig sabihin, pwedeng ano, pwedeng, hindi pwedeng baguhin, pero pwedeng dagdagan. So dala nung mayaman siguro, eh hindi na nila dinagdagan. Kasi naka-sports car eh, katwiran nung naka-sports car, hindi niya daw alam yung rules, yung batas, kasi taga-probinsya. Diba? O sabihin natin ganun. Pero ang sabi nga is, ignorance of the law excuses no one. Paano? Pwede pala yung ganun dahilan eh. Di ganun na lang lagi idadahilan natin mga boss, diba? So, hindi mo na alam kung ano eh, kung ano yung mga dapat mong sundin. Sumunod ka sa tama eh. Tapos makakakita ka ng mga ganong balita. Diba? Nakakalungkot. Na nakakainis. Nakakatawa. Parang lumalabas ang batas. Eh para lang sa mayaman. Sabagay, real talk. Pag wala kang pera talaga, nganga ka. Mamamatay ka na lang ng dilat talaga. Okay. Approaching na tayo mga boss. Approaching na tayo sa Katipunan. So, yun. Nakakaba na. Okay. Hala. Puro lubak dito.
Ang lalaki ng truck. Yan yung makakasabay mo mga boss. Yan makakasabay nyo. Tapos nakabarrier ka. Diba? Yan, na-experience ko lagi dati yan. Pagdadaan ako dito, talagang yung hangin yan. Pag inampas ka, talagang makakamdama mo. Kaya ewan ko kung pabalik, kung dito ba ako dadaan o ano. Sa bagay, walang best way kundi dito eh. No choice tayo mga boss. Chill ride lang, relax lang boss Longski. No, mahina pa ilaw natin mga boss. Kanina ko lang napansin kasi ngayon lang tayo nakabiyahe ulit ng gabi. Kanina ko lang napansin na pundido pala yung ano, yung right side na ano natin, na yellow light. So, eto. Bawal din siguro to, siguro. Pag nakita tayo, patay tayo. Pero, yan, i-white na lang natin. Kasi yung white, ano eh, kompleto. Ayun. Pre-taste. Ang dilim. Grabe. Ayun oh. Ayun, nakikita nyo mga boss oh. May bantay, di ba? Malamang kung yung dilaw yung nakasindi sa akin, nilapitan na ako ng mga yan. Ayun oh eh. Ang tutulin nila. Ang tutulin nila mga boss. At ang dilim ngayon dito, ang dilim ng kalsada ngayon dito. So back to kwentuhan tayo mga boss. So napanood natin yung mga ano, mga videos nung mga lodi natin. Sila Team Katagumpay, tsaka sila Jawo Motovlog, which is naging brand ambassador na sila ng Team Gravity Evo. Ang sarap no, ang sarap mangarap. Tapos yung pangarap mo mapapasakamay mo talaga. Ang sarap siguro nung pairamdam nila mga boss, na nagsimula lang din sila sa yun, syempre sa zero talaga. Pero tignan nyo ngayon, nasa kamay na nila yung pangarap nila. So nakaka-inspire kasi yung mga inspirational thoughts nila eh talagang mamomotivate ka. Panghawakan mo yung pangarap mo. Huwag kang susuko, tuloy lang. Kasi pag huminto ka, wala. So tulad yan, talagang may mga times na malalapit pa talaga sa'yo yung magdi-discourage sa'yo sa mga ginagawa mo. Pero ganun pa man eh, gawin mong motivation. Gawin nating motivation yung mga ganun bagay. Yun yung nating inspiration na mapagod o mapabad yung mga sasabihin is okay lang, ganun talaga eh. Ganun talaga ang life. That's life. Ganun talaga ang life. Nasa mundo tayo ng mapanghusgang mundo. Pero tuloy lang. Kasi hayaan mong yung success mo ang sumigaw para sa'yo. Oh,
makapagsalita eh. Pero tama yun. Kasi pag nakamit mo na yung pangarap mo, nakita nila yung mga taong hindi naniniwala sa'yo, eh yung success mo mismo ang sisigaw sa kanila na mali sila. Di ba? Oo. Na eto ako ngayon, yung sinasabihan nyo. So, ang sarap sa pakiramdam ng ganun. Kaya mga boss, laban lang. Kahit ano pang dumating na yan. Andyan si Papa God, Papa G. Naalalayan lang tayo niyan. Nakaagapay sa atin yan kahit ano mangyari. Hindi pa man ngayon yung time para sa atin. So, sabi nga eh, iniptalo. Para ka lang nag-charge ng cellphone yan eh. Diba? Hindi naman yung pagkasaksak mo ng cellphone mo is full charge agad. Kailangan maghintay. Diba? Hindi agad-agad ang para makuha mo yung success mo. Ang dami mo pwedeng pagdaanan. Ako, hindi naman ako successful. Wala talaga akong pangahawakan. Kumbaga, simpleng mamamayan lang din talaga. Kumakain ng 3 beses ang araw, sapat lang talaga. Minsan kulang pa. So, napakarami ko na rin pinagdaanan talaga. Problema. Napakarami na. Pero, tulad nun, meron pa rin talaga, mas marami pa din yung mga kaibigan malapit sa'yo na hindi ka naman iiwan. Yon, doon, isa sa ipagpapasalamat natin yon mga boss. Isa yon. Although may mga iilan talaga, pero mas marami pa din yung naniniwala sa'yo. Kaya siguro yung mga hindi naniniwala is parang pelikula yan eh. Hindi maganda ang pelikula pag puro bida lang. Dapat may kontrabida, di ba? Para maganda yung istorya. So at the end, oh, di ba? Talo yung kontrabida, oh, di ba? Masaya, maganda yung ending ng pelikula. Ang daldal ko mga boss. Daldal ba ako? Hindi. Para tayong baliw mga boss. Kinakausap natin yung sarili. Minsan nagtitinginan yung ano eh, yung mga kasabay mo sa stoplight. Nagtitinginan ka, sasalita ka mag-isa. Pero siguro abot naman nila yun kasi makikita nila may action cam tayo. Ah, siguro nagbablog to. Diba? Nasaan na ba tayo? Yun, dun na yata tayo liligo mga boss. Alam ko, dito na. Alololololololo, bop! Ah, dito na nga mga boss. Hey! Kakadaldal natin mga boss. Muntikan na tayo, muntikan na tayo lumagbas. Muntikan natin makalimutan to. Okay, anong lugar na ba to? Ayun, no? Ang sarap talaga nilang panoorin. Ang dami nating lodi. Loading motovlogger, mga boss. Na talagang nakaka-inspire. Pag narinig mo yung mga kwento nila. Tapos yun, yung sumabak na sila sa racetrack, 'di ba? Nakasama nila halos lahat ng mga sikat at naunang mga motovlogger. Ang sarap siguro sa pakiramdam nun. Bilang isang motovlogger mga boss na makasama mo yung mga iniidolo mo. 'Di ba? 'Yun, tulad nila, mga kwento nila, nagsimula lang din sila sa ano, sa ganito, sa trip-trip na pagmo-motovlog, di ba? So, claim natin kay God yan.
na Lord, Lord God, gabayan mo po sana kami lahat na aspiring na motovlogger na makuha namin, mapuntahan namin yung mga goal namin. Siyempre, number one yung makatulong talaga sa ano. Makatulong talaga sa kapwa-tao natin. Yun naman talaga yung mahalaga. So, kahit walang wala tayo, simpleng bagay, makatulong tayo. Hindi naman kailangan talaga na malaki, malaki yung maitulong mo. Maliit man yan. Diba? Mas may higit na nakakakita dun sa ginagawa mong pagtulong.